Ayan, luto na yung aros kaldo ko. Kakain na ako. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Long time no vlog, long time no see. Na-miss ko mag-vlog. So, kasi hindi naman ako pwedeng mag-vlog kasi it's stay home din ang ating mga amo. Wala akong time sa pag-vlog. Naghihiwa ako ngayon ng mga ingredients para sa aking arroz caldo. Namiss ko kasi mag-arroz caldo. So may pinuntahan sila. Kaya nagkaroon ako ng time na magluto at naisipan ko din na i-vlog ito para makapakita sa inyo kung paano ako magluto. Actually, na-vlog ko na ito dati pero ngayon papakita ko ulit sa inyo. Para samahan nyo akong magluto ulit ng arroz caldo, hiwain ko lang itong mga ingredients and then iluluto ko na. See you later! At tatapos ko ng hiwain lahat ng mga kailangan ko para sa aking arroz caldo. Ito, gusto ko yung mas maraming ginger kaya dinamihan ko yung ginger and garlic at saka isang malaking sibuyas. And of course, ang ating fish sauce. Mamaya, hihiwain ko yung mga pang-toppings habang sinasangkutsa ko yung aking arroz caldo or yung chicken. So, mag-i-start na akong magluto. Malinis na din yung chicken. Hinugasan ko na siya sa asin. Nilamutan ko muna sa asin and then saka ko siya hinugasan mabuti. Isang kilo to. Binili ko na siya ng chop-chop na siya. At inalis na rin yung mga balat-balat niya. So, ready to cook na to kasi malinis na siya. Ki-start na tayo. Ayan, sa malaking kasirola ako magluluto. Gusto ko kasi yung may sabaw siya. Hindi, okay naman, medyo madami naman din yung manok. Kaya, gusto ko sa malaking kasirola ko siya lulutuin. Ayan, medyo ready na yung aking ano kasirola or pot ba to. Ayan, nalagyan ko na ng mantika. Struggle is real. Hirap mag-vlog. Ayan. Tapos, hihintayin ko lang siya na uminit and then, ihuhulog na natin yung mga dapat unahing igisa. Ibinabad ko na rin pala yung aking malagkit o sticky rice. Sticky rice o glutinous rice. Saka may kasama yung kahalong rice para hindi man masyadong malagkit yun. Maging sticky yung aking arroz caldo. Ayan, binabad ko na din siya. Ayan, mainit na yung ating ano. Mantika, ihuhulog ko muna. Gusto kong unahin yung ginger. Ayan, yung luya. Lulutuin ko lang tong ginger and then isusunod ko yung garlic. Okay, I think okay na yung aking ginger. Isusunod ko na yung garlic. Wow, ang bango. Ang bango talaga kapag una yung ginger. And then, halu-haluin lang para hindi masunog yung garlic. Ang bango. Namiss talaga. Namiss ko talagang magluto ng arroz caldo. Yum, yum. Bango-bango. And then, iba-brown ko lang ng konti yung aking garlic. And then, susunod ko na yung onion. Ayan, ginoo, naging super brown ng ating garlic. Susunod ko na yung onion. Kasi naman, may ginagawa ako. Nire-ready ko yung ano. Nire-ready ko yung pang-garnish natin dun sa table. Nalimutan ko, nagigisa pala ako ng ano, bawang. Ayan. Hindi ko na siyang masunog. Buti na amoy ko. At hello, may ginigisa ka po. Nandito yung bawang. Iglutuin ko lang ng konti hanggang maging transparent na yung ating sibuyas. Hindi na ako aalis dito. Baka mamaya, maging, hindi lang to maging dark brown. Maging ano pa to, uling. Lesson din, kapag nagluluto, dito lang sa harap. Maya ako nahiwain yung pang-garnish ko. Okay, luto na ang onion. Ilalagay ko na ang aking chicken. Yan. Ay, ang laki yung isang piraso. Hindi ko pala nahiwa yung isang yun. Kala ko kasi okay na sakto na yung mga cut nila. Kasi nabili ko to, chop-chop na. Yan, haluin ko lang to ng maigi. Hindi ko muna siya lalagyan ng tubig. Gusto ko munang i-absorb ni chicken lahat.
ng lasa ng mga sangkap bago ko ito lagyan ng tubig. Ayan. Ilalagyan ko na rin siya ng fish sauce o ang ating patis. Hala na kayo dyan maglagay. Basta ako tansya lang to. Yung alam ko na hindi maalat, madaling magdagdag later. Kaysa magbawas ang alat, hindi ko yun kayang tanggalin. O I mean, hindi ko siya kayang, hindi na natin siya magagawa ng paraan kapag sumobra siya ng alat. Kaya tansya lang. So, hahayaan ko lang siyang kumulo dyan hanggang sa maluto yung chicken and then lalagyan ko mamaya ng tubig. Babalikan kita. Kakamustahin ko na yung aking chicken kasi lalagyan ko na siya ng tubig. Yum! Ang bango. Kumulubog na yung ilalagay ko kasi nagmamadali na rin ako anytime soon. Parating na rin yung aking mga amo. So, bago sila dumating, hopefully maluto na to para makakain din sila. Kumakain din ito yung amo kong lalaki lalo na. Nasasarapan din sila. Kuta mo yung bawang, oh. May bawang nasunog. Kuntik nang hindi nasunog. Ayan. And then, ilalagay ko na rin yung aking glutinous rice at yung rice. Ayan, huhulog ko na siya. Sama-sama together na sila dyan. And then, lagi ko na lang siyang hahaluin para hindi siya magdikit or dumikit yung ilalim niya. Pero hindi pa naman siya didikit ngayon kasi nga, bagong hulog pa lang, bagong lagay pa lang yung ating glutinous rice. Ayan, and then, na-add ko ulit ng tubig. Ayan, and tatakpan ko na ulit siya at iiwan panandalian habang naghihiwa pa rin ako ng aking pang-toppings. Ayan. Ayan, kumpleto na, nahiwa ko na lahat. Ayan ang ating lemon, spring onion, at maglalaga na rin ako ng 4 na eggs para sa amin. Maglalaga muna ako. Ayan, nakalaga na yung egg. Hintayin ko na lang siya diyang maluto. And then ito, hininaan ko na yung apoy para hindi siya mabilis ang maluto. Slightly, ano pa tawag dito? Dahan-dahan na pagluluto. Ayan. Para hindi siya dumikit pala. Ayun. Ayun pala yung tamang term. Mahinang-mahina ang apoy para hindi dumikit. Kasi luto na. So, inihintay ko lang magbawas ng konti yung sabaw niya. And then, luto na! Lulutuin ko na yung aking garlic at chili. Nang bago ko naman kalimutan, lalagyan ko na siya ng pepper. Pepper powder. Ayan. Para sinerve mamaya, hindi na kailangan pang maglagay. Sarap. Ayan, nagpapainit na ako ngayon ng maliit na pan para frying pan para ilalagay, piprito ko na yung aking bawang at sili. Ayan na yung aking bawang. Hinulog ko na siya. Kasi mainit na. Hindi ko na naipakita na hinulog. Kasi struggle is real. Walang tagahawak ng camera. Ng cellphone pala. Mapagpanggap may camera. Cellphone lang yung gamit ko guys. Pang video. So, hayaan ko lang siya dyan. Maging golden brown. Not too brown. Kagaya kanina. Crispy. Magiging crispy to. Hina lang yung apoy para hindi siya masunog. Okay, sa chili na tayo. Naluto na yung ating bawang. Ayan na siya. Saktong-sakto lang yung pagkakaluto ko. Sobrang crispy niyan. Ito naman ngayon yung chili. Ilulutuin ko lang siya dyan ng husto. And then ready to eat. Yummers, promise. Ayan, luto na yung arroz caldo ko. Kakain na ako. Ready na ako sa pagkain. Ayan, yummers. Sobrang sarap. Tinikman ko siya. Ayan, ayan na lahat. Ayan, kakain muna ako. Maraming salamat po sa mga nanonood at sa support. Ha? See you on my next one again. Bye-bye. I don't know kung kailan. Bye!